mga ka-udods, video natin ito. Pakita natin paano tayo gumawa ng finger pull handle. Katulad po nito. Finger grab or finger pull handle. Para siyang naka-angle. Ayan, ganyan siya. Parang dito na siya inahawakan. Ayan, naka-angle siya na ganyan. Gawin na natin. Meron po tayong una rito. Sample na gagawin. Ito lang po yung gagamitin natin. Tatabasin lang po natin siya pumagitan ng circular saw. Hindi po tayo gagamit ng table saw. Ito lang po yung power tools na gagamitin natin. Gagawin natin, i-angle natin ito ng 30 degree. Ayan. Ayan, naka-30 na siya. Ayan. So, ito na yung ulo niya. Ang ulo kaandre siya ng 30 degree. Okay, basin natin. Ito na yung gagawin natin ano, pinto na lalagyan natin ng finger pull o finger grab. Hindi! Nakamunit! Gagawin natin, mag-mark tayo ng ano dito. Ang ginagawa kong mark, 95 mm. Dito ko isasampa kayo yung ano, yung cross cut natin. Ayan. 95. Hindi ko ito ako ginagamit. Bali, ito na lang itong side na ito. Itong edge na ito. Tapos yung blade natin. Bali, itong blade na ito. Binagyan ko na siya ng mark. Lahat naman ito, lalagyan ko na ng mark kung para saan talaga siya. Para hindi siya masyadong malalim, ayan yung kain niya. Yung blade. So, ayan, ito yung ano niya. Dapat hindi siya masyadong sagad para hindi mahirapan yung ano natin, circular saw. Kumbaga sakto lang yung nakalabas. Hindi siya masyado ano. Mapapansin nyo, kaunting-kaunti lang yung kain ng ano, ng blade. Ayan siya oh. Ayan yung blade niya. Kasi pag medyo nandito yan, medyo mahirapan yung motor. Ito, konting-konti lang yung ano niya. Ayan lang. Oh. Kumbaga, dadaan, titrim lang tayo ng konti. Ayan. Bali, ito lang yung tinabas natin sa kanya.
Mr. Ano ba? Ayan, konting-konti lang trainin natin. Para hindi hirap yung motor. Ito lang, ganito lang. Ayan na siya. Bali yung angle niya 30 degree. Ginagamit natin na ano. Pakita ko sa inyo kung bakit 30 degree ang ginagamit kong ano. Na angle, hindi siya 45. 30 degree lang. Ito na siya. Gawin natin lahat ng mga pinto na gagawin natin, huwag muna natin siyang i-finish dun sa pinaka carcass niya o pinaka cabinet niya. Kung ang cabinet mo is sabihin na natin 30 cm o 300 mm, kailangan ganito muna siya, may allowance muna siya. Ito yung 300 niya. So ito yung sobra niya. Lagyan mo na lahat ng ano, ng ganito, i-angle mo siya. Pag nilagyan mo na lahat ng cutting na ganyan, saka mo cutting ng ano, ng finish doon sa pinaka carcass niya. Parang dito, parang ganyan. Ito yung kaha niya. Ito yung ating cabinet na lalagyan. Bago mo kuhain to, kailangan meron ka nang naka-angle na siya na ganito. Ginawa mo na yun, ano, finger grab mo. So, itabit mo ganyan. Saka mo putulin. Hindi ka, ano dyan, hindi ka sasablay. Kailangan, mauna muna to. Mauna muna siya. Bago mo pinisin yung pinaka-ano ng cabinet mo. Ngayon lalagyan naman natin siya ng laminate. Pag laminate ang pinis mo, ay maglalaminate ka ng ganyan, ng dalawa. Kasi laminate ang pinis mo. Pwede din namang paint. Pipaint mo na lang yan, okay na siya. Pero kung laminate ang pinis mo, ito mangyayari sa kanya. Laminate na siya, tapos bago natin kabit yung edging niya. Kaya 30 lang yung angle natin, kasi pag mas linaki mo pa dyan, halimbawa nag 45 yung angle mo, hindi nakakasya yung edging mo. Pag naglagay ka na lang dalawang laminate na ganyan. Kasi halos sakto lang ito pag naka-angle na ng 20. Ayan, magiging ganyan siya. So, lalagyan natin ng laminito kahit kapraso lang. Para lang makita natin yung ano. Lalagyan natin ng ganyan. Lalagyan natin. Yung ginawa nating sample.
pag nagdikit tayo ng ganito, dapat hindi siya masyadong malayong ganyan. Kumbaga konting-konti lang yung ano natin. Para hindi na tayo mahirapan magkikin. Kasi naka 45 yun. Ayan, parang ganyan lang siya. Medyo konti lang yung ano niya. Ganun lang, gamitin natin ng cutter yung mga kanto. Itong naka-angle na to, pasadahan natin siya ng kikil na ay ng cutter na nakaganyan din. Ayon din dun sa angle niya. Dikit lang natin yung blade. Pasadahan natin siya ng mga ilang pasada. Ayan, ganyan. Para medyo maluwag siyang kikilin. Kasi ito, pag mga ganito, hindi mong kaya ng router yan. Talagang kikil lang ano natin. Tapos pag kikil, ganun din. Kailangan medyo angle din siyang ganun. Sasabay mo rin dito. Kaya nakaganyan lang din siya. Paghagod mo, puro pababang ganyan. So, yun na siya. Dara muna natin ang sanding ka. Kung ganun din, naka-angle din siya. So, ayan na siya. Dikit na. Lagyan naman natin siya ng edging. Ganyan. Yun nga, pag kabilaan yung laminate, magiging ganyan siya. So, eh, sample lang din naman ko. Ginawa ko isa na lang din. Pero kailangan ganun lang din yung angle nyo. 30 talaga. Para hindi talaga siya kapusin. Itong ano na to. Yung edging niya. Dikitan na natin ito ng edging nyo. Patayin lang natin ng konti. Yan, okay na yung ating ano. Pantak cement, dikit na natin siya. Yung pagdidikit naman, itong side na to, yung pinakalikod mo, doon ka magpantay. Pantayin mo na siya ng ganyan. Kahit may konti siyang ano,
para may lilihain ka pa ng konti. Kaya tayo dito nagpantay sa likod na to. Kasi pag itong mahaba na to, inilagay mo rito. Pag gano'n ang cutter mong ganyan, posibleng lumiko siya, pumasok. Kaya yan, pinapantay na lang natin ng ito. Tapos gano'n na lang natin ang liha. Yan, pantay na siya. Kasi ito naman, i-angle lang natin ganyan. Daanan uli natin ng cutter. Sa pagdadapat kayo ng edging ng ganito, sa likod yung pantay nyo. Huwag dito sa kabila. Kasi mahirapan kayo mag-cutter dyan. Liliko yung ano, papasok. Hindi nyo, may straight na ganito. Hindi katulad pag dito sa kabila, ganun nyo lang, may straight nyo siya. So, ayun yung ating ano, finger pull handle. O finger grab handle. Yung cabinet. Dito mangyayari sa kanya. Naglagay tayo ng 25mm na pinaka-piller ng 25. Pero pag dinagay mo yung pinto, ito na yung sinukat na natin. Ayan, ganyan na siya. Pero bago kayo maglagay ng laminate, kailangan natabas nyo na ng eksakto to dun sa ano nyo, sa ginawa nyo. Baka masira eh pag may laminate na bago kayo magtabas. So ganyan. Kasi ito yung top natin. Patong mo ng ganyan. Ito yung naka ano siya ng 20 o kaya 18. Ito na siya. Dito ko nahahawak nyan. Ganyan na yung bukas mo. Hindi na natin siya linagyan ng hinges kasi sample lang din naman. Magiging ganyan yung ano niya. Dito yung hawak mo. So, ayun yung gap niya. 25 yung pinaka-piller. Pag pinatong mo siya, ayan, 25. O. May mga iba tayong video na may mga ganito eh. Doon sa mga lamesa at saka doon sa bed frame. Mga ganito rin yung pares lang din sila na sistema. Ganyan yung pinis niya. Yung iba kasi mas gusto nila yung parang wala silang handle. So malinis ko tingnan. Ngayon yung gusto nila. Ganyan yung pinis. So yun mga ka-woodworks. Mga ka-woodworks. Makakagawa tayo ng ganitong simpleng handle gamit ng ano, circular saw lang, okay na siya. I-angle mo lang, tsaka yung guide natin, okay na siya. Ayan, kung may mga tanong po kayo tungkol sa woodworks o pagka-cabinet, mag-comment lang po kayo, tapos try po natin siyang sagutin. Saka shout out po dun sa mga kaibigan natin, kapwa nating
DIYers, tsaka woodworker, si MMC, Woodworks, Pubs TV, tsaka si Joss Simply Works. Shoutout sa inyo. Pakibisita na rin po yung mga channel nila. Mag-enjoy din po kayo dun. Salamat!